Senator Aimee, to start off with the topic natin, pinasalamatan po ng sambayan ng Pilipino when you bravely exposed the 39 million gallons of fuel galing sa Pearl Harbor and then mukhang ilulusot as a forward deployment supply ng Amerika dito sa ating bansa sa Subic at mabuti nagsalita kayo at ito po ay mukhang napatigil at hindi natuloy. What's your take on this very important national security interest and national sovereignty interest ng ating bansa na inyong ibinunyag noong nakaraang dalawang linggo? Kaya ko ka, Eric, nalito nga ako doon, sa totoo lang. Kasi ang pakaalam ko at yung balik nila, talagang okay na okay daw. It's a regular commercial transaction, kompleto, trikato sa papeles, walang katanungan. Sabi ko, ano ba yun? Talaga bang binili ng Pilipinas yon sa Amerika? Napakarami naman ang 39 million gallons. Ang sabi sa akin, it's all on the up and up. Tapos sinabi rin ng Amerika, hindi, parating lang. Nabalitaan ko sa mga Marites na Ilocano sa Hawaiian. Sa totoo lang, dahil kasi sabi na, ma'am, bakit pupunta sa Pilipinas yun? Nagtaka rin ako. Nung nagtanong nga ako, deny to death. Sabi, ako, commercial yan. Walang ganyan-ganyan. AFP, American Embassy, lahat. Tapos, ang pinagtatakahan ko, bakit sakto naman sa timing sa Taiwan election? Correct. Talaga bang bobombahin ba yung Taiwan galing sa Ilocos? Ano ba talaga ang pakay? Nakakatend. Tapos, eto na, yung sumunod na araw, nag-U-turn daw. Umalis ng Subic. Sabi ko, saan pumunta? Napakarami nun. Inaasahan ko pa naman, baka ipamigay na lang sa mga PUP. Rider at operator, oh, tight na rin, di ba? Ayun ako, biglang nag-U-turn. Tapos, ang nakakatawa, yung statement ng AFP, matapos na sabihin na regular at maayos ang transaksyon, biglang sinabing, teka, iimbestigahan pala namin. Sabi, ano ba yun? Claro. Kapabalaghan. Yes. Anong tingin mo? Ano yun? Kadami-dami nun. Ayun, no, nagkakakulo na sa Hawaii nun dahil sabi sa Pearl Harbor, very polluting daw dahil napakarami. So marami ng protesta doon sa Hawaii. Pati papadala sa atin kung pollutant at higit sa lahat, anhin yung ganong karami. Binili ba ng Pinas? Dadalhin ba sa Taiwan? Ano ba talaga? Correct. And Senator Aimee, even ang Okinawa na babahala sa Japan, yes, kasi dating military base area ito nila, nagpoprotesta ang mamamayan sa Japan na hindi na sila muling buksan as a military base. At napakaganda ng inyong naging pahayag sapagkat biglang nagkaroon ng national interest ang mamamayang Pilipino sa usaping ito. And to think na mahilig talaga ang Amerika magpalusot ng mga ganitong bagay, sabi mo nga strike 3, yung strike 1, yung Afghanistan issue na ang kanilang mga iniwang ginamit na mga Afghan professionals and mamamayan, ilulusot nila at itatago sa Pilipinas dahil inahabol ng mga Taliban. Ngayon, strike 2, yung mga military aircraft nila nakakalusot at walang mga nakikitang coordination na maayos, yung din strike 3. How do you look at these things, Senator Aimee? At bakit po ninyo ito pinapayag? Ito na talaga ako. By the way, ka-Eric, hanggang ngayon, wala pang sagot. Tinatanong ko, asa na yung 39 million gallons of oil? Mahirap-hirap taguin yun. Kadami-dami. Baka naman it's busy polluting the Pacific and the West Philippine Sea. Pwede. Or the Taiwan Strait. Ano bang nangyari doon? Parang bula. Kadami-dami nun. The other problem is, etong sinasabi kong strike one, yung tungkol sa Afghanistan. Alam mo, may sulat na naman. Nabuhay na naman si Strike 1, nagiging Strike 4 and 1. Dahil, yung Afghan, meron na naman sulat kung maari daw i-reconsider na yung mga Afghan dito daw sa Pilipinas ulit ipapadala. Sabi ko, ano na naman to? Kalayo-layo naman natin sa Afghanistan. May mga malalaking base militar sa Omar, sa Qatar, kung saan-saan. Abay, bakit naman dadalhin na naman dito sa Pilipinas na hindi tayo magkaintindihan? Ang labo naman. Pagkatapos, hindi naman na mga convicted felons yan. Ikukulong ba natin yan? Di, pag hindi kinulong, ano naman, paligoy-ligoy dito. Galit na galit ang mga taga Mindanao at mapayapa sila ngayon, nananahimik, biglang magkakagulo pa sa ICE sympathizer. At eto, nabubuhay muli. Sa awa ng Diyos, akala ko wala na. Ayun, klaro po. And ma'am,
ipapasa ko, Senator Amy, kay Ma'am Lorraine. Thank you for your very clear na pahayag bilang pagtatanggol sa soberanya at integridad at dangal ng bansa na nagsasalita ka, in spite of the fact that many times, hindi po ito yung nagiging public policy ng inyong kapatid bilang Pangulo ng bansa. But bravely enough, you are standing for the country and the people, even if you are Senator Amy Marcos. Thank you for that. Eric, kaya nga kung minsan sinasabihan ko yung kapatid ko, magtiisa na lang tayo kasi ito ang turo ng tatay ko. Kahit ano pang sabihin tungkol sa ama ko, eh ang totoo, ayaw niya ng ganyan. Pareho sila ni Presidente Duterte, independent Philippine policy for foreign relations. Senator Amy, yes, this is the rain, yeah. So I went to UP, to Diliman. So there were so many lies I believed about your father. No? So we need to be educated about what your father would have said. Kunyari, ganito nangyayari. Ano yung na-mention mo kasi yung foreign policy niya, di ba? Ano yung foreign policy ng tatay ninyo, si President Ferdinand Marcos Sr., at how does it compare with yours? Yes, with your... Well, ako, sunod-sunuran ako doon sa polisiya ng tatay ko kasi parati niyang pinaglalaban yung soberanya natin. Unang-una, dyan sa American bases nga, di ba, nagkagulo. Ang laking bagay nung talagang sinasabi niya, paglalaban daw niya, na dapat bantilang Pilipino ang lilipad dyan kasi tayong nagme-may-ari. Mm-hmm. Tapos, pumayag after napakatagal na panahon yan kasi ano bang tawag doon? Yung parang embassy na it becomes sovereign territory of the occupying power. Sabi niya, hindi. As a matter of fact, I will charge rental just to show that the Philippine owns the property. So, naglagay pa siya ng rental para talagang ipakita na ang nagmamay-ari ay may bandila at yung binabayaran ng upa. Mm-hmm. Ayun. So, that was very clear cut to me. And then later on, isa pa, naglagay pa siya ng provision na every 5 years we will renegotiate. Parang talagang rental, parang leasehold. Eh, ayaw niya pumayag. Sabi niya, naku, ang baba-baba ng binabayaran nila, laki-laki ng pakinabang nila sa atin. Correct. At doon nag-umpisa talaga yung paninira ng Amerikano sa kanya. At higit sa lahat, nung nanalo siya, naging presidente na nga. Kasi siya yung chairman nung sa Senado, chairman na siya ng foreign policy. Nakikita na niya na yung mundo, hindi naman pwedeng bipolar forever. Ano? Kalaban lahat ng komunista, tapos puro pro-American. Eh, natatawa nga ako noon eh, kasi galit na galit yung mga Amerikano. Eh, naalala ko, maliit pa akong bata. I think my dad, ng bantaong kami, mga 9-7 years old lang kami nung nanalo yung tatay ko. Ang lilit namin eh. Yung tatay ko, pinakabatang presidente. Ang nangyari nun, di ba, ang init-init nung Vietnam War. Yes. Kasi 1965, 1966, puro Vietnam War ang pinag-uusapan. Ang organisasyon nun, yung SEATO, Southeast Asian Treaty Nation. Organization. Oo, treaty organization na ginawa ng Amerikano. Eh sabi niya, de, gawa tayo ng sarili natin. At doon nag-umpisa yung ASEAN. Sila ni Lee Kuan Yew, si Suharto, si Abdul Razak, yun. Ang mga nag-umpisa ng ASEAN, sabi niya, dapat non-aligned tayo. Huwag tayong kakampi kasi kapitbahay natin ang Vietnam. Eh di eto na, naningil na yung mga Amerikano. Sabi nila, nangako ka na magpapadala ka ng sundalo sa Vietnam. Ayan. Sabi niya, nagpadala naman ako. Pero ang pinadala niya, hindi yung may baril. Ang hawak, a ruler at saka pala. Kasi puro sa engineer. Pikon na pikon sila sa kanya. Sabi niya, intindihin na lang ninyo kami dahil ang Vietnam magiging kapitbahay, mananatiling kapitbahay namin habang buhay. Samantalang itong gerang to, hindi naming gera. Ayun. So, tutulong na lang kami. At yun nga, at that time, si General Tobias, nagpatayo ng mga school, mga tulay, at kung ano-ano pa. Claro. Yes. Thank you. Very clear. Bro Franco, yes. Your take with Senator Amy. Man. Yes, Senator, napakaganda po nun. Pero gusto ko na rin pong, napakaganda at least nabigyan na parang ang Duterte. Kaya nga, that's why tuwa-tuwa ako kay Presidente Duterte, hindi lamang kay Digas. Yeah.
kundi talagang kaalyado at kapareho ang isipan natin na dapat ipaglaban ng soberanya ng Pilipinas. Sige sa lahat, wala naman tayong kaaway, no? Bakit tayo makikisaw-saw sa gera ng iba?